Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, ang noong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang noong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa katakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isinawalat mong hiwagan ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po lang po tayong lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmatia, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico. Pagkaparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-iingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
Dakila mong gawain upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawain ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng mga tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. O huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bahayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita, the beloved physician, at kasakasama ni Apostol Pablo sa paglalakbay. Maaaring taga-Antioch din siya. Malwang basahin ang kanyang mga sinulat dahil sa lyrical na paraan ng kanyang pagsulat, parang kumakanta. Nailatag din niya ang malinis na transisyon mula sa luma patungo sa bagong tipan. Maliwanag at consistent ang pagkakasalarawan niya kay Jesus bilang Panginoon. Pero mapagpakumbabang tagapagsilbi ng Ama
na dapat nating pamarisan. Kay San Lucas, natutunan natin ang kahalagahan ng pananalangin at pagpapakabanal ng pag-ibig at habag para sa mga dukha. Makulay niya itong naipinta sa pakikitungo ng Panginoon sa mga hindi kabilang sa kanila, sa mga babae, sa mga bata, at sa mga makasalanan. Kumpara sa madilim na pagkakapresent ni San Marcos, nagpatuloy ang ganitong paraan ng pagsasalaysay ni San Lucas hanggang sa Kalbaryo. Nang sabihin ni Jesus na, "Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu." Mayroong sense of hope. Mayroong liwanag na nababanaagan. Sa kanya natin mababasa ang mga talinghagang natutunan na nating mahalin. Ang talinghaga ng Good Samaritan, ng Lost Coin, at ng Prodigal Son, o mas akma sigurong sabihin na The Parable of the Merciful Father. Lahat ng ito'y kababakasan ng espesyal na kalidad ng awa at kahinahunan. Kung hindi man paglambing. Sabi nga ni Dante Alighieri, si San Lucas ay scribe of the gentleness of Christ. Si San Lucas daw ay scribe of the gentleness of Christ. Naiikwento rin ni San Lucas na namamangha kung hindi man naiintriga ang mga alagad sa paraan ng pananalangin ni Jesus. Alam nilang may something extraordinary sa kanya. Hindi lang dahil nakakalakad siya sa tubig, kundi dahil kaya niyang ibigay ang kabilang pisngi. Kaya niyang hindi mag-give in sa kawalang pakialam sa harap ng suklam. Sa lahat ng sitwasyon, gaano man kapait, mapag-unawa siya at mapagpatawad. Para sa kanya, ayon kay San Lucas, mas nakapananaig ang pagmamahal at kagandahang loob kaysa sa pait at suklam. Ayon na rin kay San Lucas, ramdam ng mga alagad na may pinaghuhugutang malalim ang lakas ni Jesus, ang kanyang ama, na nalalapitan niya sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga't hiniling nila sa kanyang turuan din silang manalangin. Ganun pa man, lahat ng ito'y hindi narating ng walang struggle o tunggalian. Minsan parang madali lang. Pag-ibig din at pag-unawa ang sukli sa kanyang paglilingkod. Minsan naman mahirap. Galit at takot ang ibinabato sa kanya. Pagtanggi at pagtatatwa ang inaagwantahan niya. Sa kalagitnaan ng mga ito ay dugo at pawis ang pinupuhunan niya. Siya rin nating dapat puhunanin pag nahaharap tayo sa katulad ng mga kalagayan. Dugo at pawis sa pananalangin. Pag hinamak tayo, nasaling, binaliwala, kinasuklaman at biniktima. Kakapit talaga tayo at lalapit sa mas malakas kaysa atin. Sa hindi maabot ng ating common sense,
sa hindi saklaw ng mga dikta ng ating kultura. Nangangahulugan po ito para sa atin ng pagtitiwala sa harapan ng kawalang kasiguraduhan, ng katapatan sa harapan ng kawalang pananalig, ng pag-ibig sa harapan ng kawalang pakialam. Humugot tayo ng lakas sa pinagmumula nito, nang tayo man ay maging tagapaghatid sa mga nanlulupaypay at pinanghihinaang loob pabalik sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tapat na kaibigan si San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. At sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at ang mga tumutulong sa kanila na way gabayan ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo na way masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumaong naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong Anak, kitong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming
binasbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurenya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Lucas, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanpaman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Gustate et fidete coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in ego. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et fidete coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in ego. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et fidete coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in ego. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et fidete coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in ego. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus vir qui sperat in ego. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope
sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakbilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. At maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal sa amin at magpalakas sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.